Magandang hapon po mga kapuso, mga kapamilya. Lahat po kayo, lalagyan ko ng talent ngayon. Kung wala po kayong talent sa painting, magkakaroon po kayo ngayon. Okay. Ang sabi po dito sa program, pag-drawing daw po ng mata. Pero sabi ko, hindi naman po pwedeng pupunta agad sa mata. Kailangan matutuhan natin muna yung pag-drawing ng mga objects. Objects with simple shapes. Pero meron po akong itatanong sa inyo. Siguro ang tanong niyo, sa sarili niyo matututo ba ako ngayong hapon, di ba? Matututo ba ako mag-drawing? Pero yan po tanong ninyo, sasagutin ko ng dalawang tanong. Pag ito po ay nasagot ninyo, matututo na po kayo. At sagot ko na rin po yung tanong niyo. Sa drawing, kasi hindi po tayo pwede magpinta nang hindi marunong mag-drawing. Marami nagpipinta, hindi marunong mag-drawing. No? In drawing, we have different kinds of lines. Meron po tayong mga straight lines, vertical, horizontal, diagonal, and curved lines. Ang una ko pong tanong sa inyo, kaya po ba nyo i-drawing to? Mukhang wala akong sumasagot ah. Kaya po ba nyo i-drawing to? Okay, hindi nasagot na po nyo yung una kong tanong. Kung kaya po nyo i-drawing yan, meron po tayong mga hugis, shapes. Meron po tayong rectangle, meron po tayong square, meron po tayong triangle, meron po tayong circle, meron po tayong oblong. Ang pangalawang tanong ko po, kaya po ba yung drawing to? O kung kaya nyo i-drawing ang mga linya, mag-drawing din po ninyo ang mga shapes. Because every shape, we are using lines. For example, rectangular shape, we are using horizontal and vertical line. Halimbawa, ito pong triangle, ginagamit natin itong diagonal lines at saka itong horizontal. So, kung kaya po ninyo mag-drawing ng mga shapes, mag-drawing na rin po nyo ang mga objects, lahat po ng bagay. So, paano po ang pag-drawing? Ito po, dala ko lang po, bote at saka paso. Sigurado po, malakas po ang loob nyo mag-drawing, no? Nakita lang nyo ng tumbote at saka paso, kayang-kaya po, no? Kasi sa pag-drawing, ang pinapagawa ko muna, bote at saka paso, para hindi po kayo matatakot. Pag pinagawa ko kagad kayo ng mukha, ayoko na, matatakot ako. So, paano ba ang pag-sketch? Ito po ang unang step. Tingnan po ninyo yung shape nito. Draw the shape of the object using light lines. Eh? There. Ito po, rectangular shape, makikita nyo dyan. Ito naman po, this is a square shape. Drawing po muna nyo yung shape nyan. There. Square. Halimbawa, meron din pong isang object, triangle po ang shape. I-drawing po muna nyo yung triangle, light lines. The second step, draw one vertical line on the middle. One vertical line on the middle. Kasi minsan may do-drawing itong base na ito. Wala pong instruction. Ganito po ang gagawin. Pagka ganyan po, ilagyan lang po natin ito ng butas eh. Sapatos na unang baby yan eh. So, after that, the third step, you draw the shape of every part of the object. Halimbawa, ito po. Ang object po parang tao. May ulo, may leeg, may katawan. All the sketching should be done in light lines. Magaan po muna. Sapagkat hindi pa naman po ito yung bote. Halimbawa, yung tapon niya, no? Let's say rectangular shape or square shape. Halimbawa, yung ulo po niya, square shape. The middle part, triangular shape. And then the lower part, rectangular shape. Halimbawa, ito naman pong isang to. Kaya po tayo naglalagay ng vertical line para equal po yung both sides. That the right side of the object is equal to the right side. There. Ganito po yan, no? Yung ulo po, rectangle, yung pong sa gitna, triangle, the lower part is a triangular shape. But be sure, the right side is equal to the left side. Ganon din po ito. Halimbawa, meron po kayong nakitang object, ang shape niyan ay triangular shape. Ang ulo po ay rectangle, the middle part triangular shape, and then the lower part is oblong shape. Di meron na po kayong guideline. And then the last step, at saka po nyo didiinan. Didiinan po nyo, i-drawing na po nyo yung mga detalye
Halimbawa, ito po yung detalye niyan. So, all the sketching should be done in light and dark lines. Saka nyo ngayon didiinan yan. There. Ito naman po, kung halimbawa po, hawak ko itong bote, yung mata nyo tumatama rito sa gitna, yan po ang tinatawag na eye level. Pagka halimbawa mababa po yan, below eye level, nakikita po yung mouth. Pagka mataas po yan, eye level, nakikita po yung ilalim. Palagay po natin below eye level, nakikita po itong mouth. So pagka below eye level, this horizontal line will move down. And then another curved line, pagkatapos down, then this will also move down, straight, then curve. Straight, then this is straight, then curve, and then straight. So, ganun lang po kasimple. Pagkatapos ito po. And then here, tsaka nyo po didiinan yan. There. Apat na step lang. Pag nakita po kayo ng mga professional artist, ganito po kayo mag-drawing, sasabihin nila, nag-formal lesson na po kayo. Pero pag ganito drawing ninyo, wala pong formal lesson. Ngayon, kung kaya nyo mag-drawing ng mga objects, makaka-drawing na rin po kayo ng mga mukha ng tao. Pag kaya nyo mag-drawing ng mga lines, makaka-drawing po kayo ng mga shapes. Pag kaya nyo i-draw yung mga shapes, makaka-drawing na po kayo ng mga objects. Pag kaya nyo mag-drawing ng mga objects, makaka-drawing na rin po kayo ng mga mukha ng tao. Pag kaya nyo mag-drawing ng mga mukha ng tao, makaka-drawing na rin po kayo ng tao. Because all these subjects, we are using lines and shapes. For example, halimbawa ito po. Ito po ang base. Magdo-drawing lang po ako ng base. The same procedure, the shape, and then one vertical line, and then the shape of every part of the object there. Halimbawa, ito po, there. Ano po ito? Base po ba o face? This is a base. Huh? The base and my face are almost the same. Lalagyan ko lang po ito ng mga linya. The eyes, the eyebrow, the nose, and then the mouth, then the hairline. Tingnan po ninyo. Halimbawa, nandito yung mata. Itong linya sa mata po, hinahati po yan sa lima. 1, 2, 3, 4, 5. That number 2 is for the right eye. Look. Curve line. Another curve line. Lalagyan ko pa na isang curve line. Oblong na ho. Lalagyan ko ngayon ng half circle yan. Ha? Half circle. Okay? Mata na ho yan. Yung ilong ho. Yung ilong. Kasi minsan, mayroong bata pag nag-drawing ng mata, nandito yung isang mata, katabi, tenga. Minsan mayroong nagdo-drawing, yung dalawang mata, magkatabi. The measurement is between the two eyes is one eye. And then the nose is triangular shape. Minsan may bata, pag nag-drawing ng ilong, ganito eh, oh. Lalagyan mo lang ng tatlong matulis dyan, paan ng manok eh. No. And then, this is a triangular shape. Tingnan nyo, gumagamit lang po ako ng mga linya, oh. Lines and shapes. And the mouth is a diamond shape. Then draw 4 circular shapes, and this will be your guideline. Yan po yung guideline ninyo. That the lower lip is shorter than the upper lip. Ito naman po tenga, oblong. Tatlo po ang position ng mukha, ho. Ito po yung front view. Ito po yung side view. Ang pinakamagandang position, pag kayo yung magpapakuha ng litrato, 3-4 view. Ito, ho, yan. Ito po, isa po, yan o. Sapagkat pag kayo gumawa ng portrait, ginawa nyo front view, eh yan, parang patayan na sa loob ng kabawong eh. Meron ba ho kayong nakitang nakaburol na naka 3-4 view? Meron ba kayong nakitang patay na naka side view? At ito pong front view, ginagamit lang po ito sa mga kriminal. Pagka halimbawa ang papakuha ng litrato, front view.
Alam nga naman nakapatay na, may numero, magpapatreport you pa. Di ba? Okay. This is a front view, but you cannot draw the tripod view if you do not know how to draw the front view. Kasi ito po yung guide ninyo. Halimbawa, yung mukha ng tao, front view. Yung tenga, side view. Hindi po pwede na yung mukha ng tao, front view, pagkatapos yung tenga, front view rin. Pagka halimbawa, front view, of course, yung tenga, side view. Pagka ang mukha po ng tao, side view, if the face is in side view, the ears will be in front view. There, look. Ganyan po lalabas yan. So, ayan po yung, ito po ang position niya, no? Look. Lalagyan ko ng, tingnan nyo. Ayan, no? Lalagyan ko lang ng book yan, no? Di ba kanina, base yan? Ngayon mukha na ng tao. Okay, so here, ang pagdrawing ng portrait, for example, this is your paper. Just get the center of the paper. And then place the margin here for this size of the paper. Pwedeng mga 6 inches yung margin dito. So that the placement of the chin is always on the center of the paper, because when we speak of portrait, it is from this part of the head hanggang dito sa dibdib. So that you will be able to include the chest. And then, halimbawa naka front view yan, ha? One vertical line and then one horizontal line. Line for the eyes, the nose, and then the mouth. The upper part is divided into 5 equal parts. The first part for the eyebrow, the last part for the hair. So pag gagawin niyo yan, halimbawa ito na nga po yan, meron mga measurement yan. Yan, oh. So para pag gagawa ko kayo ng portrait, yung ilong ho, hindi ho pwede dito. Yung gilid ng ilong, pantay po rito sa gilid ng mata. Kaya pag gagawin po ninyo yan, bali ganito po ang sukat ng ilong for this size of the portrait. Ito naman bibig, minsan may gumagawa ng bibig, umaabot dito. Ito po yung iris. The side part of the iris is in line with the side part of the mouth. There, look. Ito po yan. And then yung tenga, sometimes the upper part of the ear is between the eyebrow and the eyes, and then the lower part of the ear is in line with the lower part of the nose. So ito po, there, look, there. Pagkatapos yan po, oh, ilalagay nyo ngayon dyan. Oh. So, pagkalimbawa gagawa naman kayo ng buhok, huwag po nyong lalakasan yung gilid ng buhok. Magmumukha akong piluka. So dapat the hair that is covering part of the forehead should receive light lines, and then the movement of the pencil will depend on the style of the hair. There. Kung halimbawa ang buhok niya ganito suklay, so ganito rin po ang movement ng lapis. In this way, makagawa na kayo ng portrait. Eh, paano yung mata? Sabi nga dito, the eyes is a circular shape composed of 3 parts. The eyeball, and this is the iris, the brown portion. This is the iris, there. Ito naman po yung pupil, there. Minsan may gumagawa ng mata, ganito. May gumagawa ng mata, ganito. Pag ganyan yung mata ninyo, dapat madala na sa ospital. Meron po ba kayong nakausap na tao na, hoy, kumusta ka? Hindi, mabuti naman eh. So, to draw the eyes, one part of the iris is covered by the upper part of the eye. And then this is straight, then curved. And then this is curved, and then straight. For example, when you draw the iris, the eyelids, ganito po yan. Gagawin ko muna yung mata. To draw the eyelids, wag ko kayong gagawa ng pilik mata na nilalagay na gano'ng isa-isa. Kasi pag ganyan ho yung drawing nyo, pwede ho yan, papayag ho ko kung i-display ho yan sa beauty parlor. Ito, understood ng ho yan na pilik mata.
And then, kung meron lang naman tayong chok, binubura yan. Pagka ang ilaw dito nang gagaling, binubura po yan. Yan po yung reflection sapagkat yung mata po natin ay nababalot ng parang cellophane. So, kung meron po kayong gustong malaman tungkol po dito sa aking sa ating pag-drawing, if you're interested to study drawing and painting, bisitahin po niyo ako sa UP Vargas Museum every Saturday. And I've been conducting workshop in depressed areas. At present, may ginagawa po akong mga workshop sa mga preso. Dito po sa may Quezon City Jail, sa Manila City Jail, and this coming November, doon naman po sa Muntinlupa City Jail. At importante rin po na malaman ninyo na ang pagpipinta, pagdodrawing, ay nakakatulong sa mga may hirap, sapagkat ang mga may hirap, kulang na yan sa pagkain, kulang sa damit, kulang sa pera, kulang sa bahay, eh kung magkukulang po yan sa edukasyon, what will be the future? Kaya, ang painting mahalaga. When a person is always involved in creating something that is beautiful, like painting, hindi na po siya makakaisip ng anumang masama. So, I hope lahat kayo ay makapag-aral din ng painting in the future, o kaya po yung pong mga anak ninyo, isali po ninyo, sapagkat napakagandang bagay po yan. So, thank you very much, and I hope you will be able to study painting under my workshop. Thank you very much.